CODA Lines Terminal is located at Monte de Piedad, Colonel Maryland, Street Cubao, QC. Reminder, check in purse at their office 1 hour before the departure. Reservation isa mas nga pala dito sa CODA Line. All you have to do is message them in their FB page. Yan po yung page nila. Very mabilis sila mag-reply. Then bago nila i-reserve sa'yo yung seat, you need to pay first 1,080 per pax kung without CR and 1,200 with CR. You can pay through GCash. So kung 8 PM nga ang oras na binigay sa'yo, 7 PM dapat nandito ka na and go first to their office. Ito nga pala ang itsura ng bus nila. On my experience, compared sa ordinary na bus, mas comfortable siyang upuan, nare-recline din siya, at dahil 10 to 12 hours ang biyahe, makakatulog ka talaga. Dito nga yung unang stopover, somewhere here in Tarlac. May 3 pa yung stopover hanggang sa makarating ka na ng Sagada. This video, I think lagpas na kami sa Banawe. And past 6 AM the morning na siya. I really love this kind of view. So calm, peaceful, and relaxing. Year 2016, when I was starting to fascinate with this amazing place of Sagada. Since then, nilagay ko na siya sa bucket list na mga gusto kong puntahan. Medyo alanganin nga ako about sa signal and sa haba ng biyahe. But thankfully, ngayon mapupuntahan na namin siya. Sagada is really far from the city, but since unti-unti na itong nakikilala at tumadami ang turista, I think their town proper ay medyo nag-a-upgrade na pagdating sa signal, transportation, and establishment. Marami dito mga murang lodging house at masasarap na kainan. Pero kung sanay ka sa city na may nightlife at kabi-kabilang convenience store, di mo yan makikita dito. Kung hanap mo ang adventure at kapayapaan, bagay na bagay ka dito sa Sagada. Tinagurian nga nila itong Sagada where do broken heart goes. But I think hindi lang siya pang broken. If you are into nature, swak na swak ka dito. At isa nga sa mga gusto ko ma-experience dito ang Sea of Cloud na hopefully magpakita sa akin dahil nakadepende ang Sea of Cloud sa weather. Kung gusto mo talaga ng legit na Sea of Cloud with amazing view of sunrise, gigising ka talaga ng madaling araw at mapapatrekking ka talaga dito paakyat ng bundok. Hindi lang sa Banawi ka makakakita ng mga rice terraces. Kahit dito sa Sagada, madami kang madadaanan. So let me give you this moment to feel the beauty of Sagada. And finally, andito na kami sa Sagada. And this place nga is ang kanilang town proper. Una niyong gagawin dito pagdating niyo sa Sagada, pupunta kayo ng tourism office. So pagbaba niyo ng bus, lalakad lang kayo ng kaunti at andyan na. Ito niyo na makikita yung tourism office. Basta panang-tanong lang kayo. At pagpasok nyo nga sa loob, ang unang bubungad sa inyo is yung first step, which is payment for insurance. Hindi ko sure kung required to, pero dahil andyan na rin, binayaran na rin namin.
And sunod dyan is yung registration na. Kailangan meron na kayong QR code na nanggaling sa accommodation nyo pagdating nyo rito. Makakapag-book kayo ng mga accredited at legit na accommodation sa website nila. Ang umalikayo.sagada.gov.ph. Pas na na-compare nila ang booking nyo, bibigyan nila kayo ng code number para makapag-register with the same website. Yung code number ang gagamitin nyo para makapag-register sa website, then saka kayo makakapag-generate ng QR code. Sa step 2, pwedeng later na kayo mag-book ng mga tour nila at pwede din magpalista kayo as joiners sa mga tour na gusto nyo puntahan at sila na bahalang maghanap na makakasama nyo para tipid na din sa bayad. So, dito na nga pala kami sa aming lodging house, ang Clearance Inn. Mura lang dito, 500 per pax per night. So, dalawa kami, 1,000 per night. After nga niyan, pumunta na lang kami ng public market para kumain ng breakfast. So, dito nga sa public market, medyo affordable yung mga pagkain nila. Aakyat lang kayo sa taas at nandun yung mga kainan nila na parang karinderya. First day here in Sagada. Kumuna kang kumain sa kamal. Luto-luto sila, ma'am. Hi guys! So, ngayon ang first day namin dito sa Sagada. Kaninang 9 a.m. kami narating dito. Or wala pa itong 9 a.m. Ito yung room na. Medyo mahal dito. Yung room na to is 500 per head per night. So, 1,000 per night. Kami dalawa na yun. Ano lang siya? Basic room parang siya. Yung dalawang pero meron hot and water naman. Dito pala tayo ngayon sa Clearance Inn. So ngayon, mag-aano kami. Magre-rent kami ng motor, tinggal ng motor para mag-explore dito sa Sagada. So, tara guys. Ang sabi mo lang, tara. Tara. Paglabas mo nga pala ng room, ito yung makikita mo. Meron siyang chimney, pagkatapos meron din siyang terrace, at saka meron din siyang lababo, pero bawal kang magluto. So, see you sa aming Exploring Sagada! Bye!